So magandang araw sa inyong lahat mga kametal. Welcome ulit dito sa aking YouTube channel. So sa video na ito mga kametal ay ibabahagi ko sa inyo ang aming ginagawa sa video na ito. Kung napapansin nyo mga kametal ay kasalukuyan naming tinatanggal yung mga bulb ng STP pipe dahil papalitan namin ito ng panibagong pipe na metal kasi wala po kaming pamalit nito na HDPE pipe din. Ang nangyayari kasi nito mga kametal ay natanggal yung kanyang welding ng HDPE pipe at hindi na namin maaring idugtong ulit ito dahil wala kaming panggamit na pang welding nito. So ang magagawa lang namin nito ay papalitan na lang namin ng metal pipe or reducing T yung aming ipapalit dito. Meron tayong hose dyan na nakaabang lagi mga kametal para sa pagsipsip ng tubig para hindi mapuno yung aming butas. So kung napapansin nyo mga kametal ay malalim ang hukay na ito, almost 2 meters ang lalim. So ito siya mga kametal, videohan natin ng malapitan. So ito yung sinasabi ko sa inyo na nagli-leaking. Yan, kung napapansin ninyo ay natanggal yung welding na yan. Siguro nung ikinabit ito ay nagkaroon siya ng kunting shortage at nung hinigpitan na yung kanyang plants ay napwersa ito at nahila siya ng todo kaya bumigay itong ating joint kaya natanggal itong ating welding. So wala kaming ibang pamalit nito, so wala kaming choice. Papalitan na lang namin ito ng metal na reducing T 12 inches by 8 inches. Dito naman sa papuntang sa kanyang bulb ay 6 inches ito. So magre-reduce din kami ng 8 inches to 6 inches. So ito na yung pampalit namin mga kametal sa aming nasirang HDPE pipe reducing T. So 12 inches by 8 inches yung ating reducing T at meron na rin kaming plants na ilalagay dyan sa bawat side. At doon naman sa 8 inches ay magre-reduce din kami ng 6 inches dyan. So maglalagay kami ng concentric reducer na 8 inches by 6 inches kasi yung bulb doon is 6 inches. So yan mga kametal, natanggal na namin yung sa kabila na naputol. So dito naman namin tatanggalin sa kabila namang plants para matanggal lahat yung buong spool na yan. So hintayin ko muna mga kametal na matanggal yung buong spool na yan saka ko siya susukatan dahil medyo mahirap itong sukatan itong spool na ito mga kametal dahil hindi libelado yung kanyang pagkalagay ng kanyang plants. Kaya ang gagawin ko dito ay ipapatanggal ko muna yan ng buo saka ko siya susukatan doon at i-actual ko yung paglalagay ng plants dyan. So ito na yung kanyang spool mga kametal
na-fabricate na natin at nakuha na rin natin yung kanyang saktong lapat ng kanyang plans. So pasensya na at hindi ko na nakuha ng video dahil wala pong ibang humawak ng ating camera. So ang kulang na lang dyan yung ating reducing tina 8x6 inches para doon sa kanyang bulb naman na connection. Natapos na natin mga kametal yung ating pagkakabit ng ating mga fittings sa ating plans at doon sa ating reducing na concentric. So ngayon ay nagsimula ng i-welding itong ating mga joint. At kung napapansin ninyo mga kametal ay inabutan talaga tayo ng umaga nitong trabaho na ito dahil napakahirap niyang gawin mga kametal dahil maliban sa hindi libilado yung ating mga pipe, mga linya natin na kakabitan natin ng spool. So mano-mano pa natin itong ikinabit mga kametal. Mabigat pa itong ating spool kasi 12 inches ito, 12 inches. Kaya natatagalan talaga tayo sa paggawa nito. So ayan, pagkatapos ng welding natin mga kametal, so pasensya na at hindi na natin nakunan ng video yung pagpipix natin dito dahil pinagtulungan namin itong kabit mga kametal dahil mabigat yung ating spool. So bago natin na kumplituhin yung ating mga bolt mga kametal, siguraduhin muna natin na malagyan nito ng gasket yung bawat plans natin para hindi mag-leak yung ating mga joint. At pagkatapos ng maglagay nating gasket, saka natin kumplituhin yung ating mga bolt at higpitan ng maayos. Pagkatapos nating mahigpitan lahat yung ating mga bolt mga kametal sa ating mga plans ay kailangan nating linisin yung ating spool dahil wala tayong ilagay na insulation nito. So pipinturahan natin ito ng primer para hindi siya kalawangin. Water kan? Already open. This one open already. Water? Water kan already? Pagkatapos okay, itong mapinturahan ng primer mga kametal, patutuyuin muna natin ng mga ilang oras bago natin tatabunan ng buhangin. At hanggang dito na lang yung ating video mga kametal. Bago tayo magtatapos, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-like at i-click nyo na rin yung ating notification bell para ma-update po kayo lagi sa ating mga bagong videos na i-upload. So maraming salamat sa inyong pagpanood mga kametal. Mabuhay po kayong lahat. God bless. So bye-bye.